Imbes na sa susunod na linggo pa, sumabak na agad sa heavy training si pambansang Kamao Manny Pacquiao. Nagbigay naman ng fearless forecast para sa bakbakang Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., ang dating World Heavyweight Boxing Champion na si Mike Tyson. May report si Connie Season. Di maikakaila ang matibay ng samahan ni Manny Pacquiao at Freddie Roach sa loob ng kanilang 12 taong samahan. Kaya sa 55 kaarawan ngayong araw na ito ni Coach Freddie, sinorpresa siya ni Manny nang tawagan niya ito sa Macau. We want to sing a happy birthday for you. Can we do that? Okay, we're gonna sing the happy birthday. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Kahit magkalayo, dama ang pagmamalasakit ng dalawa sa isa't isa. Coach, we miss you here. Everything is fine. We're waiting for you here. Sa linggo, babalik si Coach Freddie dito sa Amerika mula sa China para tutukan ang training ng pambansang Kamao. Si Roach din kasi ang coach din ng Chinese boxing superstar na si Xu Xingming na lalaban sa Macau ngayong Sabado. Sa susunod na linggo pa sana nakatakdang magsimula sa mas intense training si Manny sa payo na rin ng kanyang conditioning coach na si Justin Fortune. Pero di na raw makahintay ang pambansang Kamao, kaya kaninang madaling araw, tumakbo na siya sa mabundok at matarik na Griffith Park. Matapos ito ay ang sit-ups, push-ups, at shadow boxing. Saan man siya magpunta, sinusundan din ang pambansang Kamao ng kanyang fans. Si Emilio, bumiyahe pa mula New York. Manny, you got this fight, so we hope and pray na talagang manalo ka. Pati ang mga taga Los Angeles Police Department o LAPD nakipila rin para magpa-picture. At kahit busy sa pagte-train, nakukuha pa rin niyang makipaglaro, lalo na sa mga batang tagahanga niya. At syempre, sa kanyang alagang si Pac-Man. Go. Kanina, sumabay na rin sa training ang teen na bubuo ng kanyang music video para sa kanyang entrance song sa laban. Panay pa rin ang patawa ng pambansang Kamao kahit dapat seryoso na ang shot. Ang direktor ng documentary Moving Manny ang siya rin kinomisyon para gumawa ng music video. Everything is going really well. We started filming yesterday, second day of training camp, and we're going to be shooting something really exciting for the champ to get people really really excited about this new song. Ito po ay sama-sama tayong magkaisa para po sa karangalan ng ating bansa. Matagal nang inaabangan ng boxing fans ang bakbakang Pacquiao at Mayweather. Pinagtataluna na rin kung kaninong estilo nga ba ang mananaig sa ring, ang scientific at defensive style ba ni Mayweather o ang agresibong opensa ni Pac-Man. Kung ang dating World Heavyweight Boxing Champion na si Mike Tyson ang tatanungin, liyamado raw sa labang ito ang mas maliksi sa ring na si Pac-Man. Base raw kasi sa mga nakaraang laban ni Pacquiao, ang mga tumalo sa kanya gaya ni Juan Manuel Marquez at Timothy Bradley nagpakawala na mahigit 100 mga suntok, pero hindi raw ganoon si Mayweather. That's just my opinion. I don't think he's gonna be able to play that plotting skill. Pop. I don't think this guy's like perpetual motion. You gotta come out punching. You gotta throw a couple of punches. Boom. That be punching. And you gotta keep the jab, keep my distance, move, spin with him. Because the guy's ripping like a Pac-Man going all over the place. May payo rin si Tyson kay Mayweather kung gusto raw nitong talunin ng ating pambansang Kamao. Floyd gotta fight the first couple of rounds. He has to fight. Right. He's not gonna score, he's gonna lose the round. Right. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, Connie Season, GMA News.